Ito po ulit si Mayor Emeng. Siguro po nagtataka kayo bakit andito ngayon sa lungsod ng Gapan ang ating pong ginagalang at ang kaibigan natin na si Yusek Bobot Dino ng DILG. Si Yusek Dino at nasa kaliwa ko naman si Kapitan Marisa Audar ng Barangay Balante. Kasi unang-una talaga namang pinag-uusapan natin palagi. Sa akin man, ang dami mga taga-Gapan na tumatawag, nagreklamo, halos lahat ng barangay. Kaya lang, tumatawag lang kayo sa akin. Pero this time, ibang klase to eh. Mayroon pong sumulat ng reklamo. Nagpadala ng reklamo dito po sa Emergency Operation Center. Nasa sub-level siya, regional office ng Region 3. Pero ito po, babagsak din sa opisina ni Yusek Dino. Sabagat si Yusek Dino po sa Barangay Affairs. Tingnan po ninyo, action agad si Yusek Dino. Andito po agad, nag-iimbestiga agad. Ano po ang pananawagan ko sa mga tao dito sa lungsod ng Gapan? Number one, kung ano man po ang problema ninyo sa naging bigay ng SAP, sabihin po ninyo sa akin, huwag kayong mag-atubili na magsabi sa akin. Okay? Pinapangako ko po sa mga tao sa lungsod ng Gapan, hinding-hindi ko pagtatakpan ang aking mga kapitan. Tandaan nyo yan. Kung ano ang problema ng kapitan, malaman ko, iimbestigahan po natin. Ngayon, doon po sa mga kababayan ko, kung may reklamo kayo, huwag kayong mag-atubili. Isumbong ninyo sa Barangay Affairs kay Yusek Dino, isumbong po ninyo sa akin. Hindi ko po kakampihin ng kapitan, pero doon po sa maninira lang, hindi ko naman po pababayaan ng mga kapitan. Sapagkat nakita ko naman din po kung gaano ang sakripisyo, ang hirap na dinadanas ng mga kapitan, makatulong lang po. Actually, ang mga kapitan po, isa sa mga frontliners yan. Pero rest assured, pinapangako ko sa inyo, wala pong pagtatakip na magagawa at maraming salamat kay Yusek Dino. Andito po siya, ang Barangay Affairs po ng DILG. Yusek, maraming salamat sa pagpunta mo sa lungsod ng Gapan. Yeah, una-una. Meron hong in-identify kung sino yung mga target beneficiary. Kada pamilya po, isa lang po ang tatanggap. Ulitin ko ha, kada pamilya, isa lang po. Kung halimbawa sa pamilya, may senior citizen. Halimbawa't dalawa kayong senior citizen, isa lang po ang tatanggap doon. Kaya nga ho, meron tayong tinatawag na verification card galing sa DSWD na kung saan lalagay mo ang pangalan mo doon, tapos lalagay mo yung member of the family. Pagka ikaw ay member na ng 4-piece, hindi na po pwede. Pagka ikaw ay nakakuha na sa dole, eh hindi na po pwede. Dahil unang-una, limitado po ang pondo ng ating pamahalaan. Ngayon, meron ho kami sa DILG, ang tawag dito, DILG Emergency Operation Center. Meron hong more or less 100 tao nandun. At sa DILG ho, Central Building, sarado ho ngayon yun. Dalawang opisina lang ang bukas. Itong DILG Emergency Operation Center at ang opisina ko, Office of the Undersecretary for Barangay Affairs. Lahat ng reklamo galing sa Mindanao, Bisaya, Luzon at saka Metro Manila, dadaan po yan sa office ko. At kami naman po ay magbe-verify. Hindi naman po agad-agad tayo ay maniniwala dun sa sumbong. At ngayon po, ang isang team ko ay nandito ngayon sa Nueva Ecija para i-verify itong mga complaint na to. Andito ho kami, kamukha niyan, sinabi ni Presidente, na talagang lahat ng mga ayuda ay dapat mapunta dun sa dapat mapuntahan. Okay? Pero ito po, merong obligasyon kayong mga beneficiaryo. Kamukha kanina, kasama ko ang DSWD. Dinaskas namin ito. Kaya po nandito din ang ating mga barangay official to verify kung ito at itong nakalista dito ay may katotohanan. Yan po ang trabaho ng mga barangay. Kaya lang siyempre, basta't ang sinasabi natin dito, meron tayong sinusunod na panuntunan o meron tayong sinusunod na batas. Nakita nyo naman, merong isang kagawad dito sa Hagunoy. Ang ginawa niya, pagkakuha ng pera ng kanyang mga kabarangay, inikutan, hiningan bawat isa.
Ngayon po, nakakulong na. Hindi mo natin pinapalampas to. Pero ang sinasabi ko sa inyo, kung may obligasyon, si Mayor, dahil si Mayor ang magliliquidate sa DSWD. At si Kapitan naman, meron din siyang obligasyon na dapat lahat ng i-authenticate niya o i-verify na mga tao doon ay may katotohanan. Kaya ho, meron tayong tinatawag na accountability. Bawat isang opisyal ng gobyerno may accountability. Kaya nga ako nandi dito, itong reklamo na to ay titignan natin at checheken ko kung tama ba o namumuliti ka lang. Kaya meron kaming tinatawag na verification team. 47 days na kaming umiikot sa buong Metro Manila at Karatig probinsya. Ako, bilib ako kay Mayor. Alam niyo kung bakit? 100% na po. Kaya liquidation na lang si Mayor ngayon at pagkatapos ng liquidation, kayo ang mauuna dun sa second tranche. Ibig sabihin yung pangalawang ayuda na isinabit ng mga kapitan ng kung sino yung mga naiwan dun sa first tranche. So, again, ito ang aking sinasabi sa inyo na karapatan nyo po ang magreklamo pero karapatan din ng aming opisina na checken yung reklamo. Dahil oras po na kayo ay namumuliti ka, there's such thing as libel. Anong ibig sabihin ng libel? Ikaw ay nagsasalita ng hindi totoo. At yan ay may kaakibat na parusa. At kami naman, titignan namin kung ano ang katotohanan. So, yan lang po. At sabi ko nga sa inyo, there are 42,000 barangay all over the Philippines. Right now, nakatanggap ako ng more or less 2,000 na reklamo. Pero hindi nakangahulugan na pag nabigyan kita ng show cause order, meron kang 48 hours para sagutin yung mga akusasyon laban sa iyo. Kaya si Kapitana, meron po siyang karapatan na sagutin kung anuman ang reklamo na dadating sa kanya. So, I hope na nakapagbigay ako ng linaw tungkol dito sa ating pinag-usapan ngayon. Maraming salamat, Yusek Bobotinho. Alam nyo, doon sa mga kababayan ko na nakikinig sa akin ngayon, ever since ito po ang ating DSWD sa city, si Ma'am Simiana, lagi kong sinasabi sa kanila, huwag kayong magpapagamit sa politika, huwag kayong makikinig sa kapitan kung may tinutukong mali sa inyo. Kapag may tinutukong mali, sumbong nyo sa akin, kinakailangan i-check nyo bawat isang beneficiary. Kinakailangan morally convinced kayo na yung taong ito ay karapat-dapat, na yung pera na ito na pinadala ng presidente ay hindi masasayang. Lagi yung sinasabi, tinatawagan ko sila, mini-meeting ko sila palagi. Ganon din po kay Kapitana. Ito po, si Kapitana Marisa Audar ng Barangay Balante. May nagreklamo. Ito po. Hindi na ito so ordinaryong sumbong. Ito may reklamo na nasa Emergency Operation Center. Nasa sub-level na po, Regional Office. Ano po ang ginawa ko? Nakiusap po ako kay Yusek Bobotinho. Yusek, magpunta ka dito. Imbestigahan mo ng personal. Ano ang mensahe ko sa mga tao sa bayan ng Gapan? Isa lang ibig sabihin nun, sa korupsyon, seryoso ako. Ang ibig sabihin nun, hindi ko kukonsentihin ang kapitan ko. Hindi ko kukonsentihin, pero kung sino ka man na nagsumbong kay Kapitana, hinahangaan kita. Kung totoo ang sinasabi mo. Kung totoo, maraming salamat sa iyo. Pero pag hindi totoo at namumuliti ka lang, mananagot ka sa batas. Yan ang sigurado. Mananagot ka sa batas. Kaya ito po, ang mensahe na ito, hindi lang para sa mga kapitan na hindi sila dapat gumawa ng mali, kundi para din po sa mga tao sa lungsod ng Gapan. Huwag kayong matakot magsabi ng katotohanan. Kapag sa tingin nyo may anumalyang nangyayari sa barangay, sabihin po ninyo sa akin. Susunod agad natin sa DALG. Si Kapitana Marisa po, isa sa pinakamalapit na kapitan sa akin. Kaibigan ng personal. Pero tingnan po ninyo, tinawagan ko agad ang Yusek ng Barangay Affairs. Si Yusek din yun. Kaya Yusek, maraming salamat. Ang kami po ng mga taga-Gapan ay tumatanong ng utang na loob. Saan kayo nakakita?
Undersecretary, andito po ngayon sa isang tawag lang. Ganun kaseryoso ang ating pong DILG pagdating sa korupsyon. Kaya nananawagan po ako sa inyo, paulit-ulit sa mga kababayan ko sa lungsod ng Gapan, huwag kayong manahimik kung may korupsyon. Pero, huwag kayong mamumulitik at huwag kayong maninira. Sapagkat, bawat katagang sasabihin nyo, seryoso naming tatanggapin yan. Mag-aabala kami. Pagtutuunan namin pansin ang lahat ng reklamo. Yun lang po. Andito po, si Kapitana. Hindi ko na pagsasalitain. Andito siya. Bibigay niya ang side niya. Andito po, ang DSWD. Pwede bang magsalita ka kung ano ang nangyayari sa pagbibigay natin ng SAP? Kung may anomalya ka bang nakita o wala? Una po, ako po ay hinihingi ko po ang full support talaga ng bawat kapitan na una-una po, dung umpisa pa lang, yung pong ma-identify talaga kung sino po ang qualified. Yun po ang number one. Kasi una-una, hindi na po namin kayang kami ang mag-validate. Kulang po kami sa manpower. Kulang pa rin po kami sa panahon. Kaya po umasa po kami sa tulong ng mga barangay captains at yung pong mga BHWs. Kumo sila po ang direct contact doon. Sila po ang mga ating frontliners na nakakarating sa kasuluk-sulukan ng bawat barangay. Kaya alam ko po talaga na yung pong mga na-identify nila na mga beneficiaries at talagang qualified. Nalulungkot nga lang po ako ngayon na meron pong mga ilan na mga nagre-reklamo na gusto ko pong mapatunayan talaga na kung yung pong mga reklamo nila ay talagang valid po talaga. Salamat. Salamat ang ating mong DSWD ng City ng Gapan. Alam nyo, sinasabi ko sa kanila, actual na nagbibigayan, hindi nyo nakikita sa barangay nyo, pero nakamonitor po ako. O tatawagan ko si DSWD, ano sinasabi ko? Kapag may nakita ka dyan, may pera, hanggang po sa during po, yung sa habang nagbibigayan, nag-iimbestiga pa sila. Ang sabi ko, pag may nakita yung hindi qualified, on the spot, islas nyo, tanggalin nyo. Kung sino yung kapitan na yun, sitahin agad natin. Sa ngayon, ako mismo personal, sa ngayon, si DSWD mismo, wala kaming nakikita na kahit na anumang anomalya sa bigayan. Yun nga lang po, pasensya na kung mayroon po talagang ibang hindi nabibigyan. Dahil talagang sabi nga po ni Yusek, hindi sapat ang pondo ng Pilipinas. Kaya namimili lang tayo ng pinakamahihirap sa mahihirap. Halimbawa po, 100 mahirap, pipili tayo doon ng mas mahihirap pa sa kanila. Doon pipiliin sa 100 mahihirap na yon ang mga beneficiary. At si Kapitana po, malalaman agad natin kung totoo yung reklamo. Kung totoo yung reklamo, di managot si Kapitana. Kapag hindi totoo yung reklamo, yung po nagireklamo na yun, mananagot ka din yun na sigurado. Ilan po, maraming salamat po. Magandang hapon sa lungsod ng Gapan. Ako po, si Mayor Emeng at si Yusek Dino. Yusek, maraming salamat sa oras at panahon na binigay mo sa amin. So again, congratulations Mayor. Congratulations sa lahat ng nangyayari dito na kinaiinggitan ng lahat ng siyudad, bayan sa buong Pilipinas. Dahil dun ho sa mga aking inikot, ang pinabimigay po, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, pinakamalaki na ang 25 kilos. Dito ho, 50 kilos at hindi ka na pupunta sa munisipyo o sa barangay hall. Dahil yung bigas mo, babagsak sa tapat ng pintuan mo. At may bonus pa. Meron pa yatang ulam. At ang balita ko, aside dun sa isang 50 kilos na bigas, meron pa yatang 1,000 na pakimkim. Sarap tumira rito. At pagka pala na-extend pa kayo, ngayon lang ako makakakita ng pangatlong sako. At may 2,000. Baka mamaya Mayor, ayaw na ng mga tigagapan na matapos itong coronavirus. Anyway, again, pakiusap ko, talunin natin itong coronavirus na to. At gustong-gusto ko yung nadinig ko kanina. Si Mayor na magsasabi. Oh. Ang batang ko. Napakaganda po ng panawagan ni Yusek Bobot Tino. Napakagandang pananawagan.
Kaya ayun po, kayong mga kapitan, ayun, nakikinig kayo, hulihin natin ang banta ng kaligtasan. Ako, ba't ganun kalakas ang loob ko ding manawagan tulad ng pananawagan ni Yusek Dino? Kasi po, hindi naman namin kayo pinababayaan. Siguro po, mayroon akong lakas ng loob at may karapatang tumingin sa mata sa inyo na para matulungan nyo kami sa kabila ng mga binibigay namin sa inyo na benepisyo, eh, anong tulong ang magagawa ninyo? Simple lang po, huwag kayong lumabas ng bahay. Yun lang po ang inyong trabaho, wala na. Ako po, lumalabas man ako ng bahay. Nalalagay man sa panganib ang aking kalusugan. Okay lang po yun. Inilalagay ko sa panganib ang aking kalusugan. Isinusugal ko ang buhay ko. Anong kapalit? Ang kapalit po nun, yung kaligtasan ng lungsod ng Gapan. Napakasakit po sa akin kapag nakikita ko na may tao sa kalsada. At napakasarap pong matulog pagdating ko ng bahay kahit madaling araw na alam ko na yung lungsod ng Gapan ay maayos. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, walang lalabas ng bahay, malalagpasan natin ito, at yun pong pangalawang sako ng bigas, magsisimula na po bukas. At bawat sako po ng bigas, katulad ng dati, wala nang ililista, walang lalabas ng bahay, i-deliver sa bahay ninyo. Kailangan may tao sa bahay ninyo. Sapagkat kapag ibinigay ang isang sakong bigas sa pintuan ng bahay ninyo, tuloy po iaabot namin ng 1,000 piso na katambal na yan. Uulitin ko, tulad ng una kong pananawagan, ubusin nyo yung unang sako ng bigas ng ito. Sapagkat pag nagkaroon na extension, magbibigay ako ng pangalawang sako. Mananawagan uli ako. Ubusin ninyo yung pangalawang sako ng bigas na to, huwag kayong magtipid. Huwag naman salang pahintulutan ng Panginoon Diyos. Kapag nag-extend na naman ng isa pang extension, pangatlong sako ng bigas, ibibigay ko po sa inyo. At panghuli, huwag kayong nagpapasalamat sa akin paulit-ulit. Ito po ay pera ninyo na ibinabalik namin sa inyo. At yung pong ating slogan sa laban na ito, hihilingin kong makasama natin ang aking kaibigang matalik parang kapatid na si Yusek Dino. Pare, 1, 2, 3. COVID ka lang, batang Gapan kami. Isa pa pare. 1, 2, 3. COVID ka lang, batang Gapan kami.